Welcome to my office. Anong office? Aba, sa new normal, ang opisina outdoor na. At saka syempre, gusto kong ituro lahat ng mga recycling. Oh, ako kasi si Miss Recycle, parang walang sayang. Ayon na rin sa aking ecological solid waste management law. Here we go again. Mga batas RA 9003. I see the beauty in everything. In things, sa sirang bote, sa lumang gamit, just like good people, walang masamang tao. You see the beauty in everyone. Sabi nga, si Van Gogh ba nagsabi yun, di ba? When you see nature, you see beauty in everything. Ganun din ako. Bakit mo gustong bumalik sa Senado, hindi ka ba masaya sa Kongreso? Hindi ka ba nakukulangan ng suporta mula sa mga kasamahan mo at mula sa publiko tungkol sa inyong advokasya sa pangangalaga ng kalikasan? Importante bang ikaw ay maging number one na mananalo sa Senado? Numero lang yan. Parati kang cool, parati kang composed, wala kang inaaway. Kailan ba daw makikita yung Loren Legarda na nakikipag-away sa Senado? Mas importante ba itong claim natin kaysa sa economic benefits ng pakikipagkalakal sa China? Hi everybody and welcome to my YouTube channel, Rated Corina. And here we are again. Alam nyo naman, panahon ng politika. At kailangan nating nag-iisip para tayo ay makamasid at pumili ng mga tamang leader ng ating bayan. So, hindi lang naman yan ang pinapalabas sa atin sa ating YouTube channel. You know that it's a slice of life of everything. Travel, Pepe and Pilar, at iba-iba pa, mga life hacks. But this time, parang ang gusto ko talagang magkaroon kayo ng chance na makilala ng mabuti ang mga leader na lumiligaw sa ating mga boto. Okay? Up close and personal sa kanilang pag-upo sa upuan ng katotohanan. So, ang upuan ng katotohanan na yan ang siyang maglalatag ng mga tanong ng bayan para sa ating napipiling mga leader na ating i-interviewin. By the way, lahat po sila iniimbita natin. Hindi po sila lahat umuoo. Parang umiiwas yung iba. Pero eto po, susunod sa upuan ng katotohanan, ang diwata ng kagubatan at kalikasan, Senator Loren Legarda, na ngayon po'y isang kongresista at minsang naging number one sa pagka-senador, bumabalik Senado. Kayo na po ang humusga nang makilala natin si Loren Legarda bilang isang tao at bilang isang politiko. Handa na ba kayo na makilala si Loren Legarda? Watch and learn and vote wisely. Naghahanda dahil araw-araw ito talagang hilig ko. Mahilig ako una magtanim ng aking pagkain. You know, I grow my own food. Totoo yan. Yan. Itong aking pagkain, yung lechugas, pati itong blue ternate flower, ginagawang tsaa, at ito'y antioxidant, at ito'y ang daling itanim. Tapos, olive oil lang, simple. Tapos itong aking placemat, gawa to sa raffia. Ayan, galing sa amin sa Panay. Ito naman suot ko sa leeg ko, pwede na rin minsan ay napkin. Ako pagdating ni Corina, siguro titignan natin kung isusuot ba niya bilang scarf o gagamitin niyang napkin. Ayan. Kasi ubuksan ko ang ganda. Ito'y hand-woven, ha, galing sa Barangay Bagtason sa Bugasong. Isa sa mga tinutulungan kong mga micro-enterprise sa ilalim ng MSME law. Ako kasi si Miss Recycle, parang walang sayang. Ayon na rin sa aking ecological solid waste management law. Here we go again, mga batas RA 9003. Okay, upo muna tayo. Welcome to my office. Anong office? Aba, sa new normal, ang opisina outdoor na. At saka syempre, gusto kong ituro lahat ng mga recycling. Oh, di ito, believe it or not, dati ito ay aquarium noong 1960s, noong kabataan ko sa Malabon. Sayang naman itapon, namatay na isda, syempre matanda na. Tapos yung aquarium na wala, na sayang itapon, kaya linigyan ko ng rinirisikulo lang na
paleta galing sa negosyo ng anak ko, ginawa akong table. Approve ba kayo? Okay naman siya, di ba? Tapos ito, sayang din, may mga paleta, di ginawa ko rin parang side table, minsan naman parang balikbayan box ko. Ang aga kong nagising, promise. Kasi sa akin walang sayang, bakit natin itatapon ito? Mm. Ito yung mga tuyong tangkay. Yan, hindi yan itatapon. Ito daw red button, ginawa ko munang wreath kasi ayoko sana ng plastic na wreath. Kaya sa nature, gumawa tayo. Pero ang panali namin, hindi rin mga plastic straw. Ito ay abaka, galing din sa amin sa antike. Tapos ito, galing sa puno namin dun kasi meron akong isang benguet pine na 10 years old na. Ito, galing din sa araucaria na tinanim ko rin puno. Tapos ito na nga, si bulaklak ni red ginger. So, ito ang aking Christmas wreath. Okay ba? You know, actually, there are no rules. Kung ano lang ang feel mo, follow your passion. Basta sa akin, walang sayang. Sa akin, pwede gamitin lahat. Tumbote. Hindi akong gumawa nito. Kaya lang sa akin din, sayang ang glass, di ba? Ang tita ko, na kapatid ng mama kong, pero yumaon na siya 90 plus, binigyan ko ng paint at nag-paint siya. Ano kayang kulay ni Corina? Gusto ba niya ng salmon or blue? O magkatabi na lang siya? Si salmon o si blue? Yan. Tapos, maglagay tayo ng isa. Alam mo, tinatanggal ko to sa ilalim kasi pag ilagay mo sa tubig na may ganyan, ay mas madaling mabulok. Linagyan na ng tubig na isa. Ako kasi, I grow my own food. I grow my own flowers. Pero siyempre, napupunta po rin ako sa dangwa. Siyempre, patronize at ating tulungan ang mga maliliit na negosyo. Ayon na rin sa aking batas na MSME law. Yung weed na galing sa bundok, tawag bariw. Aba, di ba ang ganda? Oh, tina naman nyo. Imagine, napapakinabangan. Kasi ganyan ang aking makasimanwa. Either natuto sila sa akin at tututo ako sa kanila. I think more natuto ako sa kanila. So lahat napapakinabangan, walang sayang. Walang sayang. So, grow your own food. Grow your own flowers. Magresikulo ng bote, lata o plastic. Maggawa ng mga maliliit na enterprise para sa kababaihan gaya ng handwoven na patadyong pwede sa leeg at pwede rin napkin. Ang laman nito, turmeric, luyang dilaw. Ang luyang dilaw ay tinatanim ko rin. At saka, hindi ako naglalagay ng pesticide. Ito'y organic compost galing sa food waste. Yan. Teka. Sarap. I just appreciate nature. I support micro-entrepreneurs. I put things together. Kasi sa akin, lahat na nakikita ko, may nakikita kong kagandahan. I see the beauty in everything. In things, sa sirang bote, sa lumang gamit. Just like with people, walang masamang tao. You see the beauty in everyone. Sabi nga, si Van Gogh ba nagsabi yun, di ba? When you see nature, you see beauty in everything. Ganun din ako. I love nature. Akong diwata ng gubat, dear. Mukha nga, kasi teka, all white ka. Sandali. Teka, naghahanda ako para sa iyo. Alika, dear. Alika. Simple lang tayo, ah. Meron akong surprise sa iyo. Ito sa iyo to. Turmeric to. Toast. Yes. To a safe new year and a happy, blessed Christmas. Ayan. Victory. Toasting to turmeric. This is very healthy. Oo. Super. Antioxidant siya. Tapos ito, gusto mo, iserve naman kita, tarragon. Pero muna, so anong pinagkaiba naman ng tsaa na ito at may tsaa sa amoy. Amin mo, ang bango. Magsasaka talaga. Oh, di ba? Gusto mag-uwi?
Alam mo? Ang gusto ko yung uwi ay itong buong farm mo. Alam mo, ganito sa kambal mo, no? Paamoy mo. Diba, imbis na lumalaki sila sa mga processed, natural, pwede ka rin magtanim sa backyard, pwede rin sa paso. Diba? Masarap din ang lasa. Ito, ang sarap din. My babies are very earthbound. So, tarragon yan. Ito naman, turmeric. Oo, ito naman, yung tubig mo naman. Yan, linigyan ko rin ng tarragon. Pwede ka maglagay ng mint, o ng basil, o tarragon. Tapos, ito, pwede mo kainin na to. Hinanda ko talaga para sa'yo. Ito yung edible flowers kung tawagin. Yes, ang tawag dyan, iba-ibang pangalan. Si blue pea, P-E-A, or blue ternate. Ang kanyang number one na epekto sa katawan, hulaan mo, aphrodisiac. At saka ang dali niyang tumubo. Alam mo, bibigyan kita ng halaman, ipahanda natin mamaya. Iturok mo lang, gagapang siyang wild. Mm-mm. Tapos, pwede rin siyang gawing tsaa. Pero dito, linigay ko sa iyong salad. Gusto mong umupo dito? You know where you are now? Itong office ko. This is your office? Sa new... Oh, totoo. Ayan, oh. Oh my goodness. Ito, office, dear. Wow. Sa ikaw, upo. Ikaw naman upo sa desk ko. Okay, so uupo na ako ngayon. Yan, sa opisina. Sa trono ng presidente ng kumpanya. Hindi, okay. Sa diwata ng gubat. Sa diwata ng Ayan. Gubat. At ito po ang ating ballpen. Itong ating pampirma. Oh. Aba, pluma. Pirmahan na tayo ka sa akin ang kalahati ng lupang ito. Sa'yo na tong table, ayan. Hindi, teka, pansinin mo. Proud lang ako kasi sa probinsya ko sa Antique, minsan nga imitahin kita. Okay. Sa bundok namin, ang daming weeds ang tawag bariw. Hmm. Ito siya. Ah, ay, di ba ang ganda? Napapakinabangan yung mga weeds. It's so beautiful. Oo. Tapos meron din siyang trash can, meron siyang carpet. Wow. Iba-iba. Talented ang mga tao. Tapos ito. Ito, hindi you should export this. Super ganda. Kaya nga hindi ko pa lang asikaso kasi hindi naman ako, 'di ba? I'm a public servant, not an entrepreneur, pero maganda sana. Maganda mag-online platform nga. Ito. Kala ng marami, sombrero. Eh, ang laki naman. This is actually a food cover. 'Di ba ang ganda nung wala ka pa? Yan ang tinakpan ko. 'Di ba ang ganda? Hindi siya papasukin talaga ng lamok. Kasi yung iba butas-butas eh. Gawa siya sa pandan leaves. At hindi gawa sa antika yan. Gawa all the way in Tawi-Tawi. Wow, by the women of Tawi-Tawi. Ito naman, raffia na galing naman Aklan. This is also beautiful. Beautiful. Ang tagal na niyan sa akin. Tapos ito naman, antikenyang babaeng bata na ginagawa niya yung pottery. My gosh, lahat dito may kwento. Lahat may kwento. Tapos itong mug mo, galing naman yan sa Sagada. Gawa ni Sigrid. Oo, ang galing-galing ng pottery ni Sigrid. Oo, ito naman gawa... Meron din kwento yung bote. Ay, nako. Una, alam mo naman ako from ABS Days, hindi ako umiinom, di ba? Pero, maraming umiinom na kaibigan, binibigay sa akin yung mga bote. Dine-recycle ko. Very shabby-chic. Shabby-chic, ayun. Tapos yung nasa leeg ko, ito'y patadyong, hand-woven. Pupunta na po tayo sa underwear. Hindi. Okay. Kaya lang yung nasa leeg kong scarf, yun na rin ang iyong napkin. Kung gusto mong iuwi, at tinan mo, tinerno ko sa jacket mo. Ayan. Di ba? Ayan. At saka hand-woven yan, ha? Hindi yan machine-made, dear. Those are flowers I grow. Ayan. Yan. Star cluster. I love it. Yan, ang ganda. Ah... Maybe. Matagal ang buhay niya, yes, pero pag tanggalin mo siyempre, ilang araw lang yan. Oo, yan. Yan naman ay roses, tas yan ay celosia ang tawag dun sa likod. Ang ganda niya, no? Mag-picture ka dyan, ang tingkad ng fuchsia. Super, super ganda, no? Tingkad. Pwede mong iuwi yung bulaklak, wag lang yung paso. Ganon, meron talagang ganon. Oo. Yun lang yung nalalanta lang, ha? Hindi, kasi yung paso niya... Antik na rin. Hindi naman antik, grade school ako. Di antik na rin, grade school. Antik na ako eh. Grade school kasi ako niyan sa Malabon. Wow. Yes. Bawal yun. Magbasag, makukulong kayo. Oo, kasi ang value more of the memories, di ba? Gumagawa ako ng wreath mula sa arokarya na puno at itong sa mga pine. Mm-hmm. Ay, ito, pine cone. At ito naman ay galing sa palm. Tapos ito so yung ito yung ating they look like berries, para siyang ano, local ano natin. Yes. Berries. Pero ito nga yung red ginger na tinatawag. Yan, pahulog-hulog siya. Kasi kailangan
Alam mo, ang ganda, may mga online na wreath making class. Gusto ko nga mag-aral kasi ako uwido lang talaga eh. It's beautiful as it is. Itong mga trabesa, matagal na ako, mga 30 years ako nung olekta, mula sa mga reels ng trend. Bata pa ako noon, nasa ABS pa tayo noon in my 20s, nangungulekta na ako sa mga reels ng trend. So ayan yun, one of those. Oo. Naaaliw ako kasi na-appreciate ni Corina yung aking pag-repurpose lahat. Kasi noong 1998, first term ko sa Senado, yan yung Republic Act 9003 of 2000. Yan yung Ecological Solid Waste Management Law, meaning zero waste, walang sayang. Game ka, Corina, alika. Alika sa Ifugao. Ah, yeah. Ang ito'y Mayoyaw. Ang Mayoyaw ay isa sa mga UNESCO World Heritage Sites sa Ifugao in the region of the Cordillera. Pwede ka umakyat kung gusto mo. Kasi talagang itong authentic na bahay nila. Also, ay, may talagang kama siya sa loob. Oo, may kama. High ceiling, excuse me. At high ceiling siya. Tako, meron pa yatang... May hanger. May hanger pa dyan eh. Sana pala inayos ko. Yun. Eto. Maniniwala ba kayo na tutulog si Lawrence sa ganito, papag talaga? Oo. Mismo mga Ifugao ang gumawa nito. Mm-hmm. Tumira sila sa akin. O bakit ka nga nalapit sa mga Ifugao house? Hindi ka naman Ifugao. I've always been close to people, mga katutubo, mga indigenous people, yung kultura nila, tas yung kanilang weaving, ang kanilang mga hudhud, yung kanta, rituals. Mm-hmm. Ang ganda-ganda. We document the tangible and intangible heritage of our indigenous people. Parang dinodocument natin yung mga sinaunang mga kultura para hindi makalimutan ng mga kabataan ngayon. Correct. Yeah. Kaya lahat dito repurposed. Repurposed and for, talagang balik sa traditional na kultura. For the memories. Oo. And in the farm of Chiran, sa Hi! Garden. Nako, tinuturoan ko si Corina magtanim at para she can grow her own food for Pepe and Pilar. Correct. At kay Mar na rin. Okay, yes, also, okay. Ito, tumutubo lang siya pero may silbi. Kaya nga ang attitude ko sa buhay, lahat ng bagay ay may silbi, pati halaman. Kamantige. Dinesearch ko, kinakain pala, edible flowers. Oo. Ayan. Ay, sus, hindi ko na... ikaw naman, Oh, ayan, kinain niya. Teka. Kakain din ako, dadamayan kita. Pero may alikabok yan, no? Bayaan mo na, umulan naman. Sa hospital tayo, sabay tayo sa hospital room. It's really edible. Buhay pa naman tayo. Huwag naman ganyan, huwag ka mambiro. Abangan si Lauren. Teka. Rated Corina. Paborito ko alugbati, kasi maskisan to eh. Pwede to kasama ng munggo, masarap. Pwede yan lang, inaano lang, maski salad lang alugbati. Tinan mo ang haba ng aking sili, nakakatuwa oh. Ay? Oh, siling haba. Gusto mo? You can pick ha. At meron na akong alugbati. Basket for the alugbati. Anong luto mo sa alugbati? Parang I wanna eat it raw in a salad. Oo. Diba? Yeah, ugasan mo lang, ganun. Ugasan lang para live. Oo. Oo. Parang it's more healthy kung buhay. Tama. Okay, let's go to the ceiling haba. Ayan si ceiling haba. Okay. Wow-wee! Bicol Express and ayan, pwede mo siyang putulin. Aba! This is the kind that's best for... Sinigang. Sarap, totoo. Know how productive your farm is. Yes, I grow my own food. I share it all, not just family, pero lahat ng staff, yung aking caretaker, yun. Lahat. So, imbis na mimigay akong delata, ang binibigay ko, organic na gulay. Di ba? Pati pamasko. So, papadalang kita ng isang basket. Ng puro gulay. Ay, teka, huwag mo sinabihin to, dear. Ito. Oh, ano naman yan? Nako, Rosel. Okay, pakipaliwanag kung ano yun. Ah, ang Rosel, ginagawa yan marmalade. Ang hirap niyan i-grow. Oh. At saka kung hindi marmalade, pwede yan ibabad mo, ipakulo. Mm-hmm. Ay Rosel tea, napakasarap. Really? Pero yung tuyot niya, hindi namin tinatapon, kinukuha namin yung buto, yan ang itatinim namin ng ulit. Siyempre, ayaw mong malamukan ng mga bata, di ba? Pati tayo. Sa diba? Garden. Oo, pero ayoko naman ng chemical kasi. Yan. Magtanim ka ng citronella, madali lang ito. Ay, parang weeds lang siya eh. Ito pala itsura ng citronella. Gusto mo, gupitin kita. Yes, pero bibigyan rin kita ng pananim. Mukha siyang tanglad ah. O, mukha siyang tanglad, magkakamukha sila. Tapos gitong ginagawa ko lang, Corina. Oh. Tapos, ikutin mo lang siya. Di nakabuhol na siya. Yan lang. Tapos kailangan mo siya i-prick.
para yung amoy, yan ang ayaw, yan ang gustong-gusto ng tao, pero ayaw na ayaw ng mga insekto. Ayun, lalo. Ayun, aamoy ko na. Oo. Madali lang tumubo. Madali lang, ganyan mo lang. Bibigyan ka tampananim. So kung meron kayong mga alfresco, I mean, you can just put this everywhere. Yes. Walang lalapit na lamok. Oo. Tapos minsan, pinapound ko yan, dinidikdik ko yan. Tapos pwede kang mag-extract ng citronella oil. At yung pagtanim niya, kasing dali ng tanglad, yung lemongrass. Ang lemongrass naman, andali rin. Ganyan mo lang. It's going to grow the tanglad tea, di ba? Lemongrass tea. Kaya talaga ang daming silbi. Ang daming yun. Silbi ng lupa. Oo, ng lupa. Maski maliit. Kung wala kang lupa, maski paso. Paso. Alam nyo ang paso. Mas huwag ka nang bumili ng paso. Yung bote, lata at plastic, pwedeng resikulo. Importante lang mag-resikulo at gumawa ng organic compost. Kasi pag chemical lang gagamitin mo, baka hindi ganun ka-healthy, di ba? Kailangan okay. Organic compost. Kailangan organic and yeah. All natural. Ako diwata ng gubat niya. At ito po ang ating board. Asa yun na tong table? Ayan. Hindi, teka. Pansinin mo. Great at Karina! The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga meron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So ito ang tinatawag nating pampakit.